pagpapabala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Gabing binibisita ni Roy ang isang website na binubuo ng link na puro numero. www.11.13.1.20.1.25.1.14.com. Hindi na niya matandaan kung paano nga ba niya ito natagpuan. Ito ay naglalaman ng litrato ng mga taong patay na. Makikita roon ang iba't ibang kamatayan na sinapit ng mga tao sa mismong lugar kung saan sila nasawi. Mayroong lalaki na naipit ang katawan sa gulong ng truck. Mayroong bata na sunog ang buong katawan habang ipinapasok sa ambulansya. Meron ding babae na tila matagal nang ikinulong sa freezer kaya ganoon katigas ang katawan. Habang meron ding matanda na nasa gasaan ng tren at nagkandaputol-putol ang katawan. Bagamat nandidiri si Roy sa mga larawan ay hindi pa rin niya maiwasang tignan ang mga ito. Nagtataka lamang siya kung bakit naisipan pa ng uploader na ilagay sa internet ang litrato ng mga taong namatay sa iba't ibang aksidente o kaya'y sakuna. Alam niya kasi na hindi na dapat ina-upload ang mga ganitong klaseng larawan bilang respeto sa taong nasawi. At ganoon na rin siyempre sa mga naiwan nitong mahal sa buhay. Tuwing alas 12 ng hating gabi ay naglalabas ng mga bagong larawan ng naturang website. Nakita niya ang bagong larawan ng isang batang babae na pinagsamantalahan at hindi lamang ito ang kanyang sinapit. Binalatan pa ang muka. Mayroon ding lalaki na ibinitin pati warik at pugot ang ulo habang nakasahod sa isang balde ang pulang likidong tumutulo mula sa leeg nito. Hindi maiwasang mapangiwi ni Roy sa mga nakikita. Kahit litrato na lang ang mga iyon ay bumabaliktad pa rin ang sikmura niya. Isang matandang babae ang natagpo ang lumulutang sa ilog at ngayon lumulobo na ang katawan dahil sa dami na nanahigop na tubig. May isang dalaga rin natadtad ng saksak ang buong katawan habang nakagapo sa isang office chair nakaharap mismo ng computer. Lahat ng mga taong nakaranas ng masaklap, marahas at madugong kamatayan ay makikita roon. May isang sanggol pa nga na walang awang winakwak ang tiyan at inilagay pa sa malaking planggana. Mahirap na talagang mamatay ngayon. Pagpiyepiestahan online ang iyong litrato kapag naging ganun katindi ang iyong naging kamatayan. Kahit na sinong tao ay hindi papayag na kumalat sa internet ang kanyang larawan, lalo na kung namatay sa ganoong paraan. Oras na naman na! Sa kalagitnaan ng pag-i-scroll down ay isang larawan ang umagaw sa atensyon ni Roy. Larawan ito ng kaibigang si Eric na nakabulagta sa gitna ng kalsada at meron pang tama sa ulo. Nanlaki ang dalawang mata ni Roy sa gulat at agad niyang tinawagan ng lalaki at kinumusta. Parang Eric, nasaan ka? Ito pre, nakahiga lang ako pre. Ano ba? Napatawag ka. Okay ka lang ba dyan? Wala bang masamang nangyari sa'yo? Ano sinasabi mo? E dito lang naman akong buong maghapon sa bahay. Puring na puring na nga ako eh. Hindi ako lumabas mula nung isang araw. Pre, ano kasi? Ano ba yun? Bakit ba? Umurong ang tila ni Roy. Hindi niya masabi rito ang nakita niya sa website. Pag-iiba na lang niya ng direksyon. Ah, nga pala pre. Matutuloy ba yung lakad natin bukas? Lakad? Nagsimulang manginig ang boses ni Roy. Oo. Di ba isasama tayo bukas ni paring Darius sa pagbili niya ng sasakyan? Ah, oo nga. Oo. Tuloy daw yun. Nag-chat na nga sa akin kanina si Darius. Mga alas 9 na umaga.
O sige sige, matutulog na rin pala ako para maaga akong magising bukas. Sige pre, salamat. Pagkatapos ng tawag ay nabitiwan ni Roy ang cellphone at nahulog sa lamesa. Nanlalaki pa rin ang mga mata niya sa larawan ni Eric sa website na iyon. Papaano siya nagkaroon ng litrato sa naturang website? Kinabukasan ay nagkita-kita nga ang tatlo sa paradahan ng mga jeep. Nang makumpleto ay sabay-sabay na silang naglakad patungo sa mall kung saan bibili ng sasakyan ang barkada nilang si Darius. Malapit lang naman ang mall kaya hindi na sila sumakay. Habang naglalakad ay isang kaguluhan ang umagaw sa atensyon nilang lahat. Tatlong mga pulis ang nagtakbuhan habang hinahabol ang isang armadong kriminal. Nagulat at nagtatakbo ang mga tao sa paligid nang magpaputok na ng barilang kriminal at sa labis na taranta ay hindi na alam ni Roy kung saan sila tatakbo. Nagkaroon ng barilan sa bahagi ng lugar na iyon at dahil sa habulan ng mga pulis at ng mga kriminal kung saan saan na nagpaputok ng barilang armadong lalaki hanggang sa makatama ito ng isang inosente. Gulat na gulat si Roy nang bumagsak sa lupa ang katawan ni Eric. May tama ito ng bala sa ulo. Naiwang dilat ang mga mata nito pero agad ding nalagutan ang hininga. Sindak na sindak siya. Kung ano ang itsura ni Eric sa larawang nasa website kagabi ay ganoon din ang kaanyuan nito. Pati ang lugar at ang kalsada ng kinabagsakan ng katawan nito ay parehong pareho. Lalong nagkagulo ang mga tao. Sina Roy at Darius ay naniga sa isang tabi habang pinagmamasdan ang kaibigan nilang tinamaan ng baril. Hindi makapaniwala si Roy sa nangyayari. Kinagabihan din ay binisita niya agad ang naturang website para tignan ang mga bagong larawang naka-upload dito. Pero gaya ng dati, puro larawan pa rin ang mga taong nasasawi sa mga aksidente at sakuna ang naroroon. Isang larawan na muling umagaw sa atensyon niya at sa ngayon, litrato naman ito ng dating professor niya sa college na si Mr. Samuel A. Baltazar. Sa larawan ay makikita ang professor na duguan ang katawan habang nasa tabi nito ang kapiraso ng isang bahagi ng eroplano. Nang tingnan niya ang profile ng matanda sa Facebook, nakita niya ang latest post nito kung saan nagpapaalam ito sa mga kamag-anak sa Pilipinas dahil bukas na raw ang lipad nito patungong Australia. Kinabahan agad si Roy. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sasabihin ba niya sa matanda ang nakita? Pero sobrang tagal na mula nang graduate siya sa kolehiyo. Nahihiya na siyang kumustahin pa ito. Pinatay na lamang ni Roy sa mabilis na paraan ang computer at humiga na sa kama. Nagbalot siya ng kumot habang nanginginig ang katawan sa takot. Nang sumunod na araw, ibinalita sa telebisyon ang pagbagsak ng isang eroplano kung saan walang nakaligtas na kahit isang pasahero. Ang eroplanong iyon ay patungo dapat sa Australia. Nang bisitahin niyang muli ang profile ng professor, nakita niya roon ang mga condolence post ng ilang mga kaanak nito. Doon nga niya nakumpirmang isa si Mr. Samuel A. Baltazar sa mga nasawi sa eroplano. Nangilabot tuloy si Roy. Hindi na maganda ang ibig sabihin nito. Naalala niyang muli ang website na palagi niyang binibisita tuwing gabi. Isang bagay ang kanyang napagtanto tungkol rito. Mali ang pagkakaakala niya na ang website ay tambakan lamang ng mga litrato ng taong namatay na. Dahil ang totoo, isa itong website na naglalabas ng mga larawan ng mga taong mamamatay pa lamang. Ipinapakita nito sa larawan kung paano mamamatay ang isang tao. Mahirap mang paniwalaan pero iyon talaga ang nakikita ni Roy. Agad niyang tinanggal sa tab ang website. Natakot na siyang muling bisitahin ito. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive!
May ilang araw na rin niyang hindi binisita ang website dulot ng sobrang takot. Ayaw na niyang makita ang larawan ng mga kakilala niyang nalalapit sa panganib at nakatakdang masawi. Para mawala ang takot, nilibang na lamang niya ang sarili sa ibang mga bagay gaya ng mobile games at online streaming ng movies. Pagkalipas nga ng ilang buwan ay tuluyan ng humupa ang takot ni Roy sa mga nangyari. Ganap na siyang maligaya muli at nakakatulog na ng mahimbing tuwing gabi. May trabaho na siya ng mga panahong iyon at maaga na rin natutulog para hindi rin mahuli sa biyahe tuwing madaling araw. Hanggang isang gabi, ewan ba niya't napagkatuwaan niyang bisitahin muli ang haunted website na www.11.13.1.20.1.25.1.14.com. Nawala na ang takot niya roon dahil sa magagandang mga pangyayari sa kanyang buhay sa mga nagdaan na buwan. Napromote pa nga siya sa trabaho at isa ng manager ngayon. Nais lamang niyang silipin kung buhay pa rin ba ang website na iyon o na-shutdown na. Pero nagulat na lamang siya dahil nandun pa rin at gumagana pa ang website. At sa pagkakataong iyon, mas marami na itong mga bagong upload na larawan. Ganoon na lamang ang pagkasindak niya nang makita ang larawan ng isang lalaking nilooban ng bahay at pinaslang pa ng mga magnanakaw sa sarili nitong kwarto. Tad-tad ng saksak ang lalaki sa dibdib at katabi pa nito ang isang magnanakaw na nililimas ang mga gamit sa kwarto. Humabog ng malakas ang dibdib ni Roy nang makita kung sino ang nasa larawan sapagkat sarili niya iyon. Hanggang sa makarinig na siya ng tila mga paang umaakyat sa tarangkahan ng bahay niya. Isang positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ, pinaasa, naka-move on at self-partnered o sa madalit sabi, single. Ako po si Red. Samahan ninyo akong buklatin ang mga pahina ng kasaysayan ng pag-iibigan dito sa Red Diaries. Magkaiba-iba man ang daloy ng mga kwento ng relasyon at pagmamahalan na ipaglaban man o iniwanan, pinaasa pero hindi sumuko, ikinubli ang sakit sa unang pagkakataon, natuto sa mahabang panahon. Lahat ng iyan, inyong tunghayan, Team Ayi! Sa mga tampok nating Tagalog love stories. Dito lamang sa Red Diaries. Red Diaries. Ngayong 2021, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories sa YouTube.